kung sino yung bibili nitong shoes na to. Siguro for newbie, bagay siya kasi meron siyang Bluetooth connect feature. So, kailangan mo lang mag-download sa phone mo ng Under Armour na app. And then, once na-download mo, yung right shoe mo, ilalapit mo lang doon sa cellphone mo and then i-connect mo lang. So, hahanapin lang ng phone mo yung shoes. Like ito, Under Armour Hover Machina 3, mag-a-appear lang siya doon sa app. Tapos, i-connect mo na siya. So, yun. So, this is the Under Armour Hover Machina 3. Hello everyone, Pinoy Runner here. So, pag-usapan natin ngayon yung Under Armour Hover Machina 3 after 100 kilometers. So, bibigyan ko ng impression at review about dito sa pair of shoes na to. Disclaimer lang, hindi to pinadala ng Under Armour sa akin. Binili ko siya personally and then wala ding nagbayad sa akin para gawin tong review na to. Okay, sige. Simulan natin sa specs. Yung specs nito, 8mm drop and then yung weight niya 10.60 ounce or 300 grams. Medyo mabigat siya for running. And then yung upper niya, mesh type. Medyo ano, actually, hindi siya masyadong mainit. Parang walang heat points dito sa ano na to, sa shoes na to. And then, yung foam niya, dual density foam. Yun yung tawag ng Under Armour sa kanya, dual density foam. And then yung midsole niya, hover midsole foam. Sa back, medyo hard, hard foam. Hard siya. Tapos sa front naman, softer and responsive foam. So kung papansin niyo, medyo malambot siya dito sa front. And like dito sa likod, medyo matigas. And then yung outsole niya, rubber compound, rubber coverage. So yan. So after 100 kilometers, eto siya. Parang bago pa din. Parang bago pa din siya. Walang signs ng sira dito sa gilid. Or sa mesh. Ang take note, ginagamit ko din siya minsan pag maulan, mabasa yung road. So, eto pa rin yung mesh niya. Ano pa din? Buo pa din. Wala pa ding sira. Although sa outsole niya, dito, may signs ng ano, ng pagka-pudpud. Ayan. Pero by and large, ano siya? Built like a tank. Itong Hover Machina 3. And then yung lacing system niya, flywire like sort of eyelets. Tapos mapapansin nyo, may plastic din dito. Ayan. Parang plastic or rubber.
supported din siya. So snug fit din siya. Dahil dito sa tang na to, hindi siya actually makapal yung tang niya. So yung lacing system din niya dito, may sort of rubber din. So yan. Maganda, maganda yung lacing system niya actually. So pag tight yung pagkakasintas mo, medyo snug fit, maganda yung response niya. No? Hindi siya yung parang natatanggal. So about sa sizing, size 9 ako for running and basketball, US size. Pero sa Under Armour, nagtaka ako, size 10 ako. Size 10. So ewan ko, hindi siya true to fit na sizing. So nung trinay ko yung size 9, medyo ano na, tumatama na yung toe ko sa tip ng shoes dito. Kaya nag-upsize ako ng plus 1. So size 10 siya. So yun, medyo okay naman yung sizing ng size 10. And then yung heel counter niya, flared. Ayan o, flared. Siguro to take pressure off Achilles since it has a heel clip. Ito yung heel clip na sinasabi ko. Itong purple na to, na medyo plastic. Yan. Support siya sa Achilles. Yan. Sa ankle. Yan. Tapos meron din siyang parang reflector sa likod. Yan. And then, based sa ano, na research ko, comparable siya sa Asics Nimbus and then New Balance 1080. But then, wala pa akong pair of shoes ng Nimbus at ng New Balance 1080. So, hindi ko siya makakompare dun sa mga shoes na yun. Pero kung iko-compare ko siya sa mga daily trainers ko, like Saucony Endorphin Speed 3, yung Puma Nitro Deviate 2, tapos Nova Blast 3, kung i-stack up natin siya, no, i-compare natin siya, medyo malayo. Siguro kasi iba yung purpose niya versus doon sa mga shoes na na-mention ko. Pag-usapan natin mamaya kung para kaninong itong shoes na to, kung kaninong type siya na tao. I mean, kung kaninong fit na type of runner itong specific shoes na to na Hoover Machina 3. And then kung pag-usapan naman natin yung trainings, kung ano yung bagay, like kung magti-train ka, kung anong trainings bagay dito sa shoes na to. So, pwede siya sa easy run. Pwede rin siya sa 5K to 10K run. But definitely, hindi mo siya pwedeng gamitin pang race. Kasi, yun nga, marami na ngayong carbon plated shoes eh. So, I guess kung competitive ka, hindi mo siya option or choice na pang race mo. Siguro bagay siya sa mga ano, sa mga daily. Tapos, yun nga, 5 to 10K run. Ako personally, ginagamit ko siya pag maulan, after ng ulan, medyo basa. Yun. Kasi, sa tibay niya, feel ko na sulit yung shoes para doon. Kasi kung gagamitin ko yung, like, yung Endorphin Speed 3 ko, medyo nanghihinayang ako, syempre. Yung price point no, no. Tapos hindi siya built like a tank yung Endorphin Speed 3. I mean, kung iko-compare mo siya dito. So pag medyo maulan o kaya medyo madumi yung road o kaya hindi ko pa alam masyado yung track. Ito yung ginagamit ko. To be safe lang.
no? Kasi alam ko, kakayanin niya, kakayanin tong shoes na to sa different kinds of track. May it be road, o kaya sa oval, o kaya sa street ng Manila, BGC, or even outside Taguig. Yan. Pwedeng-pwede to. Hindi to masisira. Sure ako doon. Kasi ginamit ko na din tong shoes na to sa mga ganung types of road. And then, okay, pag-usapan natin kung sino yung, I guess, target market nito. Kung sino yung bibili ng mga, kung sino yung bibili nitong shoes na to. Siguro for newbie, bagay siya kasi meron siyang Bluetooth connect feature. So, kailangan mo lang mag-download sa phone mo ng Under Armour na app. And then, once na-download mo, yung right shoe mo, ilalapit mo lang doon sa cellphone mo and then i-connect mo lang. So, hahanapin lang ng phone mo yung shoes. Like ito, Under Armour Hover Machina 3, mag-a-appear lang siya doon sa app. Tapos, i-connect mo na siya. So, yun. So, ano yung gamit nung ano na yun? Yung application na yun? Actually, ano siya? Para mo siyang personal trainer or personal coach. Kasi tuturuan ka niya kung paano yung form ng pagtakbo. Tapos, makukuha mo rin yung excuse me, yung data like cadence at landing patterns mo. Parang tuturuan ka niya kung paano yung pagano, landing patterns mo. Tuturuan ka niya kung paano basically tumakbo ng appropriate. So yun. For ano, 2 years actually, kasi meron pa akong, before ng shoes na to, meron akong Hoversonic naman. Hoversonic 2 na Under Armour. So, before pa to, meron akong Under Armour, tapos yung app na yon yung ginagamit ko. So, parang, basically, meron akong personal coach, personal trainer. So, tinuturuan niya ako kung paano yung form ko. Parang nag-notify. Kasi pang tumatakbo ako, meron din akong headset. Nakakonect doon sa, yun nga, sa phone ko, yung Bluetooth. Tapos, tinuturuan niya ako, like, yung cadence ko, tapos yung landing form ko, yung landing patterns, ino-notify niya ako kung may mali. Tapos kung ano yung kailangan kong i-improve. So yun, basically yun yung gamit ng app. And then, sa ano naman, sa price point, in terms of price, nasa ano siya, nakuha ko siya last year ng 8,595. Okay, sulit ba yun? Siguro kung yung purpose mo is pang daily siya, tapos pwede mo din siyang gamitin sa work, o kaya pang daily mo lang siya na shoes, daily lifestyle, o kaya pang ano mo, pang gala, I guess yung 8,595 na yun. Sulit yun. Kasi built like a tank siya. Oh. Sobrang ano niya, parang tingin ko sa lahat ng shoes ko, ito yung magtatagal. Kahit ito yung isa sa pinakaunang nabili ko, siya yung magtatagal. Now, kung ano ka, into running ka na talaga, like, medyo na-hook ka na sa sports na yun, no? Na running. And then, naghahanap ka ng daily trainer na shoes, like for tempo run, distance running, long run, speed session. I guess, itong shoes na to, hindi siya appropriate para sa mga ganung trainings. Merong dedicated shoes or specific shoes na para sa tempo run, speed session, easy run, long run. So, yun. Hindi siya bagay doon sa mga shoes na yun. Yung mga na-mention kong shoes before or earlier, like yung Endorphin Speed 3, Nova Blast 3, tapos yung Puma Nitro Deviate, yon bagay yon sa mga ganong train, mga trainings. So, i-recommend ko ba siya para bilhin nyo today? Yun nga, na-mention ko, if ang purpose mo is pang
training ng runs mo, hindi ko siya i-recommend. Siguro kung bibili ka na ng Endorphin, Nova Blast, siguro may somewhat, somehow may idea ka na about running. Yung heart rate, yung stride, yung cadence, yung landing form. So, parang nasa running community ka na, nasa running world. So, alam mo na kung ano yung mga specific shoes para doon sa mga training na, na yun. I guess, hindi mo siya kukunin. So, yun nga, bagay siya sa newbie. Lalo na sa mga gustong maging, alam mo yun, maging runner na wala pang like budget para magbayad sa coach. Though may mga nakikita ko sa online na, na may mga community na free coaching sila. Pero yun nga, kung feel mo na, feel like na solo runner ka and then gusto mo may nagko-coach sa'yo, ito, bagay sa'yo. So yun, sa next video natin, pag-usapan naman natin yung next na nabili kong shoes, pair of shoes. Ano, Endorphin Speed 3 after 100 kilometers. So yun, thank you sa panonood. Please subscribe to my YouTube account, Pinoy Runner, and hit the notification bell. Like and follow my Facebook page, Pinoy Runner _PH, and follow my Instagram account, Pinoy Runner PH. Thank you. Peace.